Ang gera sa Besangpas ay isa sa mga nanghulma sa kasaysayan ng Pilipinas laban sa mga mananakop. Ating balikan ang ilang bahagi ng laban sa Besangpas. Sa pamumuno ni Colonel Russell Volkman, sa kabuuan ng 20,000 na sundalo na nakadeploy sa Northern Luzon, ay natalo ang Japanese force sa Besangpas noong June 14, 1945. Ang 121st Infantry Battalion ng walang takot na lumaban para maitaboy ang puwersa ng mga Hapon sa Besangpas, sa tulong na rin ng iba pang apat na hanay ng mga sundalo. Ang Besangpas ay ang nagsilbing isa sa mga tatlong strongholds ng Japanese force na tinatawag na Triangular Defense. Kasama na dyan ang Balete Pass at ang Villa Verde Trail. May 4,000 Japanese Imperial Forces na nagbabantay sa Besangpas mula Bitalag Tagudin, Suyo, at sa pinakatuktok ng Besangpas na bahagi ng Tora o ang Tiger Division, pamumuno ni Lieutenant General Yoshiharu Ozaki at overall command ito ni General Tomoyuki Yamashita. Nagsimula ang laban sa Bitalag Tagudin, paakyat papuntang Suyo, hanggang marating nila ang lugar ang tinaguri ang one of the most terrible and incredibly difficult battle of the entire war. Yan po ang pagkakadescribe ng US military sa laban dito, na may naitalang 3,400 na casualties sa pakipaglaban para sa kapayapaan. Kaya naman ang June 14 ay ang Besangpas Day na sineselebrate yan taon-taon sa paggunita sa kasaysayang naganap dito. Hindi lang po makasaysayan ang Besangpas. Sa likod ng labanan dito ay nagsisilbi rin itong tourist destination dito sa Ilocos Sur dahil sa ganda ng mga tanawin. Ito ay may taas na 4,000 feet at ito rin ang highest highway system dito sa Ilocos Sur. Kaya naman sa taas ay nababalot na ng fog at malamig na rin dito. Sama kayo sa biyahe ko? Sakay na! Ayos ah! Good morning again guys. Dito na tayo sa Tagudin, Ilocos Sur. Tagudin ay ito yung pinakadulo bayan pag galing ka ng norte. At ito naman yung pinakaunang bayan syempre kapag galing ka ng sur. Alright guys, ito bali yung ruta natin. Itong daan na to. So magsisimula tayo dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Paakyat po yan papuntang Suyo. Ito banda rito, Suyo na to. At kung mapapansin nyo, ang dami na rin mga twisties doon sa daan. Ayan, medyo curvy na yan. Tapos kukonek, from Suyo, kukonekta tayo papuntang Cervantes. Approximately 43 kilometers po yan. At based sa map na to, it would take at least an hour na akyatin mula rito sa Tagudin hanggang sa monumento. Papasok dito, papuntang Besangpas. Mula na akyatan. Eto na. Magbaka na sa Besang. Enjoy lang.
huwag magmadali. Isang pass, finally. It's amazing view. So ito yung mga expect yung daan na madadaanan nyo. Nakita nyo naman siguro yung mga twisties. Napakarami. At super curvy. Talagang tinitigilan ito ng mga riders, ano? Hindi lang riders, siguro yung mga iba kang dumadaan dito kasi napakaganda itong view na to. Grabe ito, bangin na to. Mga nagsitigilan doon. Napaka-epic itong view dito, di ba? So, yun, tuloy natin yung biyahe natin, paket, papunta din sa monumento. Medyo malapit-lapit na mula rito, ano? Siguro mga 20 minutes na lang yan na biyahe. At kung manghang-mangha na tayo sa lugar na ito sa pag-akyat, eh how much more kaya pagbaba natin pabalik dun sa baba. So dun na lang natin talagang ma-appreciate yung todong ganda ng view dito sa Besang Pass. Okay guys, yung dinaanan nating magandang view dyan, yung sa overlooking, Suyo pa rin pala yun. So ito pala yung pinaka-marker ng Suyo at saka, or boundary ng Suyo at saka Cervantes. Ayan, papunta dyan, Cervantes na to. Besang Pass Monument. Kung ano bang naganap dito nung panahon ng gera against the Japanese. History 101 tayo ngayon. Above sea level. Ganyan lang siya kataas. Ay, kung makikita nyo sa taas naman na itong bundok na to, super foggy na siya. Epic. Hanggang doon, it's super foggy na rin doon. Sa loob nito, ito na yung mga monumento. Na siyempre para kahit papaano ma-remind yung mga pumapasyal dito tungkol sa history ng lugar na ito. So ito na, June 14, 1945. So ito yung year na to. Ito na yung tipong patapos na yung gera. So ang nangyari dito ngayon nun, chasing na yung sinichase na ng mga US at saka Filipino troops itong mga Japanese.
Considered as one of the military authorities as one of the most terrible and incredibly difficult battle of the entire war. Hastened the surrender of the Japanese Imperial forces under the General Tomoyuki Yamashita. Yun. At ito yung mga involves na infantry units dito sa laban dito. Lang tipong ma-imagine kung anong itsura na ito, itong pass na to, way back 1945. Siyempre hindi pa yan sementado, siyempre mabangin pa yan at kung ano-ano pa, di ba? So no wonder kung bakit sabi ng US military na isa ito sa pinakamahirap na parte ng laban during the Japanese era. Eh, ikaw ba naman dadaan sa bangin? Ewan ko na lang. So anyway, banda rito naman sa taas, meron silang CR. So hindi rin kayo, so hindi siya makalat and hindi siya mabaho dahil nga may sarili namang restrooms, toilet. Yes! Mula dito sa toilet, kita mo yung view. Ang ganda. Sa baba ng monumento, meron na rin nagtitinda ng mga ano ba ito, mga ito? Mga damit, mga gamit sa pagmumotor at kung ano-ano pa. Tignan natin para kung sakaling mag-agawi kayo dito, eh, may idea kayo na may mabibilhan na pala kayo dito ng pagkain. O may inumin din beer, kape, yung baraho. Bili tayong tubig. Tubig ate, danong nyo? Didakil mo nyo ka. Mineral. Urihan nyo na lamiis. So meron dito mga t-shirt na may siyempre tatak ng best sang pass. Tapos taas na ito, yun yung view deck. Alright. Ay, sorry. Ba ito? Biskotso. Ay, ganito sir? At tapos ba si Dara? Ay, di si Koki na. At ito, pababa na tayo pabalik dun sa Tagudin kung saan tayo umentra kanina. Alright guys, so yun ang tour natin dito sa Besang Pass. Salamat sa panonood at sa pagsubaybay. Ang susunod na pupuntahan natin ngayon dahil maaga pa, ano, para makompleto na natin itong loop na ginagawa natin dito sa norte. Papakita ko sa inyo yung map mamaya para may idea kayo kung saan yung susunod na ruta natin. So bali, change of plan to ha. Mag-change ng plan tayo dahil medyo malayo eh. Medyo malayo yung gap. So kung puputuloy ko yung video dito sa Ilocos, parang napaka awkward yung dating. So ang gagawin natin, tutuloy natin sa Pangasinan, sa may Bulinaw. Pupunta tayo dun sa Patar Beach, yung pinakasikat na beach nila dun sa Bulinaw, Pangasinan. So bago yan, pagbaba natin sa Tagudin, magpapagupit muna ako dahil mukha na akong ermitanyo dito. Mag-aahit tayo tapos magpapagupit. Kung ikaw nanonood, hindi ka ba nagsusubscribe sa aking channel? At kung nagustuhan mo yung mga gandong klaseng content, magsubscribe ka na at i-click mo rin yung notification bell para ma-update ka every time na mag-upload ako ng mga video. Dito na tayo sa Bani!